Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Mula sa programang may malayang opinyon, ang hataw sa komentaryo, walang sinisino, ang tamaang siguradong malalataya sa kanyang gulpit de gulat na pagbatikos sa mga tuwali at abusadong nanunungkulang sa pamalangan. Ang mali laging nilalabanan, ang tama isinaglalaban. Narito na si Kat Julang Suras sa kanyang programa, Batikos Gulpit de Gulat. Ayan. The Truth and Knowledge at Golpe de Gulat. RV, pakitingin ha, pakitakinig kung meron tayong audio. Biglang nag-unmute yung aking ano, yung aking Facebook. Pakicheck lang ha kung meron tayong audio, RV ha. Okay, sige po. Baka mamaya yung nakikinig sa atin, hindi tayo napapakinggan, no? Oh, paki-check lang tayo. Okay, sige, tuloy tayo. Sa mga buhay na bayani, ang overseas Filipino workers natin, no, isang pagsaludo, isang paggalang po sa inyo, no. Isang magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi. Dito sa programang Golpe de Gulat and the Truth and Knowledge. Oh, wala po sa atin, wala po ngayon si Kajik, baka wala pa rin siyang ano, internet. Dalawang linggo na yata walang internet ito si Kajik, no? Kajik Ortiz. Oh, natutunga yan, napapanood ngayon tayo rito sa Kakampi Online. Okay, no? Sa mga nagdiriwang po ngayon ng kaarawan, isang happy birthday. At siyempre, naka-shoutout, nanonood sa atin, ang masipag na barangay chairman ng 117, si punong barangay Joel Gungon. Shout out sa mga kabarangay ni Kap punong barangay Joel Gungon. Ayan. Shout out po sa inyo lahat at sa lahat po ng mga kababayan natin. No? Medyo ngayon po, masalimuot, magandang balita, pangit na balita, walang balita. Only in the Philippines, dito lamang yan sa Kakampi Online. Ito ang inyong Kajun, ang Suras. Okay, sige bayan. Uy, kanina, no? Natunghayan at napanood ko muna. Yung programa niya, no? Ni Ma'am Pet Pineda Nicodemus. Aba, bigatin yung kanyang, ano, ha? Ini-interview, ha? Si Dr. Francis Leo Marcos, no? Ito yung sinasabi nito, philanthropo daw ito. No? Natatandaan niyo po nung kasalukuyan, kasagsagan ng pandemic. Ito yung namigay ng mga sako-sako-sakong bigas. No? At challenge niya yung mga milyonaryo magbigay daw ng mga bigas. Natungayan ko, nasubaybayan ko itong, ano, itong si Francis Leo Marcos. Eh, bandang uli, no? Kung sining gumagawa ng maganda, namimigay at tulong sa mga nangangailangan, siya pa'y nakulong. Maganda sana yun, no? Sa NBI. Nakulong ito. Hindi natin alam kung yung kasong sinampas sa kanya. NBI. Alam po, no bail, eh. Pero kapag bail, di ba? Ibig sabihin, matabang at mahina yung kaso. Anyway, no? Tuloy naman ang buhay para kay Dr. Francis Leon Marcos. Ayan, no? Shoutout po sa inyo. Congratulations, naging kabahagi kayo ng programa rito sa Kakampi Online. Shout out kay Robert Espedido na nanonood din sa atin. Okay, sige bayang kong Pilipinas. Pag-usapan muna natin, ito viral yun, bago tayo lumundag sa ibang issue. No? Tungkol kong mga balitang, sabi ko nga, eh, nakakonsume, nakakabusit, nakakainis, nakakatawa, pero bandang huli po, nakakabuisit pa rin. No? Ito po bayan, no? Bago-bago pa lang. Kanina pa lang, natong hayan.
sa social media. Ito maganda sa social media, no? Updated ka agad ang balita. Naunahan ng mga mainstream media. Kaya minsan sinasabi nga kung sino po yung ano, yung kung sino po yung walang outlet, siya pang nauna. Kasi labanan ngayon eh, mainstream, tsaka online, no? Kaya yung mga bloggers, yan, yung labanan ngayon, paunahan ng balita, pasustansya ang balita. Ayan. Ito ba yan, no? Sino mag-aakala? Oh. Yan, Chocolate Hill sa Bohol. Ito yung mga ano eh. Isa ito sa pinicture na kabilang. Ito buong mundo, ha, pinag-uusapan, na kabilang sa pinakamagandang tanawin. Yan, Chocolate Hills na matatagpuan sa Bohol. Oh. Yan yung puntahan ng mga turista. Magandang tanawin. Yan na sasalamin yung ating bansa. Kung ano pong meron sa ating bansa. Oh. Kaya ba yan? Eh, kamukat-mukat, makababayan, tagulat-gulat, katakataka. Sabi nga eh, only in the Philippines, dito lamang matutunghayan ang mga imposible, ha? Yung mga hindi, ano masasabi natin dito, hindi mo sukat akalain. Ayan, no? Eh, kasalukuyan, pinag-uusapan dito, yung kaso ni Pastor Kibuloy, yung Kingdom of Jesus Christ, no? Eh, biglang, ano, parang kabute, ha? Parang kabuting lumabas, sumulpot, na hindi mo alam kung paano lumabas, no? Biglang nag-viral, eh. Actually, nakita ko to kay, ano, eh, Uncle Tis, eh, no? Na kinukontra niya, nagbigay siya ng komento, eh, sabi niya, eh, nakakahiya, bakit ganun? Di ba? Yun ang dating, eh. Bakit ganun? Yung magandang tanawin, nagkaroon ng resort. Oo? Oh? Biglang nagkaroon, biglang sumibol. Na sabi nga po natin eh, na ito'y labag sa alituntunin na may pamamaraan para sa magagandang tanawin ng ating bansa. Eh, sabi ko nga, eh, kabilang ito sa pinakamagandang tanawin sa buong mundo, ang Chocolate Hills na matatagpuan sa Bohol. Eh, sabi nga, ano nangyari? Bakit nagkaroon na swimming pool? Ano? Bakit nagkaroon na swimming pool? Bakit nagkaroon ng paliguan? Yung magandang tanawin, nagkaroon ng paliguan, yung nga pong swimming pool. Tapos biglang may naglabas na naman po, no? May parang ano, no? Parang ito na 'yung kasunod. Biglang nagkaroon ng SM. Yung picture, no? Yung picture ng SM, ha? Yung shopping mall. Oh. Aba, sukat mo namang inilagay doon sa picture ng, ano, ng Chocolate Hills. Di, meron na pong, ano, meron na pong resort, nilagyan naman po ng SM. Pero SM, ha, hindi po si, isinihit lang po yun. Kasi pwede naman pala, eh. Tapos bigla lumabas yung mukha nitong si Senatora, ano, Cynthia Villar. Naglagay naman ng Camellia Homes. De, sunod-sunod na nga naman, bayan ko, naumpisan eh, bakit hindi masusundan? Sabi nga mga kababayan, ito yung mga tila na walang pakialam. Na walang pakialam kung ano po yung nakakabuti, nakakasama para sa ating bansa. Yung magandang tanawin, sinasalaula. No? So bagay mga kababayan, itong Chocolate Hills, no, yung nilagyan na resort, pangkaraniwan na po nangyayari yan eh. Bagamat maraming ipinagbabawal, yung bawal mga kababayan, siyang ginagawa. O siyang halimbawa, bago ko ipagpatuloy, itong Chocolate Hills na nilagyan na resorts dyan sa Bohol, may nauna na po riyan. Natatandaan niyo po yung Luneta Park. Si Rizal, di ba? Yung monumento ni Rizal na matatagpuan dyan sa Luneta. O ano po inilagay sa likod niyan? O ano inilagay? Ito matatandaan nyo. Pinagdibatehan to, pinag-usapan, dahil nasa laula si Rizal. Dati kapag tinignan mo si Rizal lang ang makikita mo.
Ha, si Dr. Jose Rizal lang. Nandun siya sa, ano, sa kanyang rebulto, yung kanyang rebulto, matayog. Pag tumingala ka, ang makikita mo lamang si Rizal. Lalo na pag silay ng, ano, ng araw sa umaga, paglubog ng araw sa hapon, only si Rizal lang ang iyong makikita sa luneta. Pero nangyari. Bawal, pero nangyari. Di ba po itinayuan ang dalawang building? Tawag turo yung photo bomber. No? Nilagyan ng ano, building sa likod. Kaya kapag tinignan mo si Rizal sa malayo, nandun ka sa may grandstand, makikita mo mayroong building sa likod ni Dr. Sir Rizal. Bawal po yun. Oh, sa National Historical Commission, bawal po yun. Dapat hindi walang wala nakakasagabal doon, wala nakakaharang. Bawal yun. Pero nangyari na nga ba yan, naitayo, actually yan eh, pinag-ano yan eh, pinigil eh. Pinigil yan eh. Na para maitayo yung naturang building, kung nabigyan po ng permit. Nabigyan yung permit, yung building na itinayo sa likod ni Dr. Jose Rizal. Oh. At sinasabi, pinagbabawal, kinontra ng mga ikang galubhasa pagdating sa ating history. Ayun mga kababayan, natuloy. Ha? Ang sinisisi nila rito, si dating Mayor Alfredo Lim, dahil panahon daw po ni Mayor Lim, yung permit na ibinigay doon sa nasabing ikang nga po yung building na itinayo. Pero sinasabi po, no, ni Mayor Lim, at nung nagbigay ng permit, ha, e alam ko kay Engineer Balagot to, hindi ako nagkakamali, kay Melvin Balagot, panahon niya to. Ang usapan lamang doon sa building na itatayo, anim na palapag. So yung Dr. Sir Sal, hindi mo siya makikita. Hindi mo makikita yung building na itinayo, yung condominium. No? Dahil anim na palapag o 10 palapag lang yata yung permit na yun eh. Hanggang doon lang ang itatayo. Eh, nung mawala si Mayor Lim, ayun po, nababoy ang Maynila, no? Sa pangunguna po ng dating mayor, na si Joseph Ejercito Estrada, kung may permit, ipinatuloy nila hanggang 20 palapag yata. No? Pamanin, pero alam ko, higit pa sa 20 palapag po yun. Kaya, yung pagkatayog-tayog na condominium, pag tinignan mo si Rizal, makikita mo kaagad, may photo bomber na building sa likod ni Dr. Sersal. Bawal pero natuloy. Eh bakit natuloy? Eh siyempre nasa magandang usapan po yan, ang tawag po dyan, maganda ikangay kasunduan. Maayos na kasunduan at mabuting usapan. Kaya balikan natin ito si Resorts dito sa Chocolate Hills dyan sa Bohol. Ang sinasabi, ito po yung sinasabi mga kababayan. Kasi sabi ko nga eh, anong ginagawa ng DNR? Hindi ba? Ano ginagawa nito? Dapat ito'y nangangalaga sa mga kalikasan, kabundukan, 'di ba? Karagatan, 'di ba? Dapat sila agad na nakakauna. Pero ang nangyari po ba 'yan? Nagpalabas ng komento ang Department of Natural Department Environmental Natural Resources, no? Nagpalabas agad sila ng ano, komento. Ang komento ng DNR, wala silang alam. Nagulat na lamang daw po ang DNR na mayroon lumabas na ganung mga feature o lumabas na resort na mismo doon po sa pinagbabawal na tanawin. Yan nga pong ano, yan nga pong Chocolate Hills. Di ba may bundok-bundok-bundok yan na parang tsokolate na yung maislang maliliit. Kapag tinignan mo talaga napakaganda, tsaka kulay tsokolate. Chocolate Hills, kaya nga po tinabag na Chocolate Hills eh. Kulay tsokolate. At biglang-biglang may sumulpot na resort eh. Di, hindi na po Chocolate Hills sa market na maroon. Chocolate Resort na po yun, mga kababayan. Pero balikan natin, ang sinasabi po ng DNR, wala silang alam. Nagulat na lamang daw sila
At mayroon lumabas na ganung tanawin, balita, na mayroong resort doon sa parte ng Chocolate Hills, diyan sa Bohol. Nagulat daw sila. E anak ng tipaklong na buhay na katwiran yan, bayan, di ba? Mapapamurak at sabi nga mapapailing kayo. Only in the Philippines, bayan. O sige, nagtatayo ka ng bahay. Pag nagtayo ka ng bahay, di ba? Ano ang kailangan pag nagtatayo ka ng bahay? O isang building, o isang condominium, o apartment. Di ba kailangan ng permit? Siya kakukuha ng permit. O kukuha ka ng permit sa local. Di ba? Sa local na pamahalaan, sa mayor. O kung gagalaw ka ng bundok, gagalaw ka ng dagat, siya kakukuha ng permit sa DNR. Di ba? Yun lang mga kababayan, di ba? Kukuha ka ng permit sa barangay, kukuha ka rin ng permit. So tatlo, di ba? Barangay, lokal na pamahalaan, maging ang DNR, kukuha ka ng permit dyan. Eh anak ng kulangan eh, sabi ka nga eh, mapapahopya ka eh. Eh bakit? Walang nakakaalam? Aalala ko pa si ano eh, si dating DILG secretary. Ah, hindi siya naging ano, barangay ano, barangay itong si ano, si Martindinho. 'Di ba? Si Martindinho naging parte siya ng DILG, hindi siya naging secretary. Barangay affairs yata siya ang kanyang naging posisyon. Alam niyo mga kababayan, ang sabi ni ano ni Martindinho nung kausap-usap namin siya sa Manila Hotel. Oh, nakausap namin sa Manila Hotel yan si Martindinho. Dahil ano na siya, isa siya sa mga kumakatawan sa mga barangay. Ang sabi niya, ang pinaka-chismoso, pinaka-chismoso ha, na nanunungkulan sa pamahalaan o sa maliit na gobyerno ang barangay. At chismoso raw po itong mga chairman tsaka kagawad, secretary, treasurer. Mga chismoso, chismosa daw yan, sabi ni Martindinho. Oh, eh bakit naman, sabi namin. At tanong dyan, si Andy Garcia ng Police Files, ako, si Myling Gregorio ng Bulgar, tinanong namin, eh bakit naging chismoso ang kagawad, chairman, secretary, treasurer ng barangay. Aba, sabi sa amin, sa barangay, ha, ultimo nawawalang timba, tabo, ah, ano man na nawawala sa barangay, unang nakakaalam dyan, pati away na mag-asawa, alam ng barangay. Tama nga naman, di ba? Tama nga naman. Ang lahat ng mga nangyayari sa barangay, ang nakakaalam niya, mga opisyal ng barangay. Eh sabi nga niya eh, ultimo na wala mga bukas na kaldero, palanggana, sa barangay mo malang malalaman. Pati buhay na mag-asawa, mga nag-aaway na mag-asawa, sa barangay mo lang malalaman. Paano pa kaya itong mga addict sa droga? Eh siguradong alam yan ng mga chairman. Yun ang halimbawa niya, ngayon i-apply natin dito sa Chocolate Hills, dito sa Tinayong Resort. Nagko-construct ka ng resort, natural. Magpapasok ka ng tao. Di ba? Yung mga manggagawa, alam nga na hindi ka magpapaalam doon sa nakakasakop sa naturang lugar. Diyan sa Chocolate Hills, diyan sa Bohol. May papasok si malalaking truck na may kargang buhangin, bakal, simento, graba, kung ano-ano pa na hindi makikita ng barangay. Isa nga namang katarantaduhan yun. Di ba? Kukuha ka ng permit sa barangay, kukuha ka ng permit sa lokal na pamahalaan. Eh bundok ang kinakalikot mo, dagat. Kukuha ka lalo ng permit sa DNR. Eh ano sabi ng DNR? Wala silang alam. Ah, mga kababayan, isipin nyo ha. Walang alam ang DNR sa pagkoconstruct, sa pagpapatayo ng resort sa Chocolate Hills dyan sa Bohol. Ibig sabihin, bayang ko, bulag, ha? Nakapiring. Oh,
ang mata ng DNR. Bulag, nakapiring, sabihin pa natin pipi, bingi. Bingi dahil hindi nila naririnig yung mga truck nagpapasukan dyan sa parte ng Chocolate Hills na nagpo-construct ng resort. Hindi ba? Bingi! Hindi ba bago ka magpapaleta ka dyan, magbabaong ka ng mga bakal? Babaong naman ng bakal yan eh. Kasi lulubog yung dagat yan eh. Alam nga na may tatayo mo, ano lang, swimming pool. Eh siyempre magpo-construct ka dyan ng mga mabibigat na bagay, di ba? Kakailangan mo bakal, kakailangan mo mga draga, kakailangan mo dyan pison, kakailangan mo dyan mga heavy equipment. Hindi ba maririnig ng barangay yun at hindi malalaman ng mga mayor? Hindi ba malalaman ng congressman? Hindi ba malalaman ng secretary ng DNR? Kung paano kinoconstruct yung ano, yung Chocolate Hills, yung resort sa Chocolate Hills, katarantaduhan ba yan? Di ba? Isang malaking kalokohan yan. Ibig sabihin, ayoko masabihin, no? Inutil. Walang silbi. Di ba? Kasi naglabas ka ng komento na wala silang alam. Eh bayan ko, eh ano ginagawa ng mga official ng DNR? Ano tapos ng sitan? Di ba? Wala silang alam. Wala silang nakita, wala silang nabinig. Wala silang natanaw. Eh bakit pa kayo ay kumakatawa, nagtatrabaho, pasaw rin ang taong bayan, mga taga DNR, kung wala kayong alam? Hindi ba? Eh dapat nagre-resign na lang kayo. Ibig sabihin, hindi kayo nagtatrabaho. Paumanin, bayan. Eh. Yun lang ang pwede natin sabihin. Wala kayong alam. Eh ano alam nyo? Hindi ba? Ano alam nyo? Ayun, mga kababayan. Ngayon, naumpisaan po yan. Sinasabi, tinigil, pansamantala, paano mo pipigilin? Di ba? Yan ba mapipigil talaga? Maihinto ba yung, ano, yung negosyong resort dyan sa chocolate sa bowl? Hindi na. Andiyan na yan eh. Walang pinag-iba kay Rizal yan, yung photo bomber, na naitinayo yung building sa likod ng Rizal. Oo ah. Pumangit na po si ano si Dr. Rosersal eh. Nagkaroon na siya ng bahay sa likod. Dati hindi na siya nakikita. Eh lalo na po itong ano, Chocolate Hills. Paano mo ngayon sasabihin na Chocolate Hills siya, may resort? 'Di ba? At mga anak 'yan. Sabi nga kapag naumpisahan, mapapangalawahan niya, mapapangatluhan, mapapangapatan, hanggang sa dumami at mawala na po si Chocolate Hill sa bowl. Ang malalagay na po dyan, bayan ko, tataas ang lupa dyan sa Chocolate Hill. Ayan, narinig na naman po natin ang mga bilyar. O tatakam-takam na naman itong mga bilyar. E pwede naman pala. E ang tanong natin mga babayan, kanino ba yung resort na yan? Sino may-ari? Hindi ba? Walang mga has na itayo ang resort sa Chocolate Hills niya sa bowl kung walang impluensya. Di ba? Kung walang impluensya yan, bayan ko, may tatayuan mo ba na resort ng Chocolate Hills? E bawal po yan. Oh. Andiyan na yung impluensya. Kaya ang tanong natin, bayan ko, magandang alamin ng mga senador. Sino ba may-ari at paano na itayo? Totoo nga bang wala ka lamang DNR dyan? Shout out kay Ray Yu is watching ang Pangulo ng Lakandula High School Alumni Batch 76. Shout out sa mga opisyal ng Lakandula High School Alumni Batch 76. Ngayon mga kababayan, ang pinag-uusapan natin dito napakababaw lamang eh. Maski na grade 1 eh, di ba? Maski na ikaw nga ay tutulo-tulongges eh. Alam na kagad. Oh, may naitay yung resort diyan. Huwag na resort, bahay. Sumibol. Lumabas yung bahay. O yung tanong mo kagad, sino ba nakatira diyan? Yung kagad ang tanong mo eh, sino ba nakatira diyan? Oh, paano siya nakatira diyan? Sino nakabili ng lote? Oh, ganun lang ba yun mga kababayan? Sumibol ang resort ng walang may-ari. Yun ang magandang pagkaabalaan.
nitong ating magigiting, mga honorable, mga kadalang-dalang na mambabatas ng ating bansa. Ito magandang pag-usapan. Talaga ito, mabubuhay na naman si Senator Rapi Tulfo rito. No? Mukhang matatabunan yung issue na pinagtatalunan ngayon para madadiver. Parang matutwist. Ha? Kasi ito yung pinagigigilan ng tao ngayon eh. Ang bayan eh. Bakit na ang karoon na result niya sa Chocolate Hills? Bakit ganyan, 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 di ba? Oh, may mga tanong. Ibig sabihin, nagiging issue, nagiging usap-usapan sa bawat kanto. Kaya hindi malayong ika nga po'y pagkaabalahan. Alam niyo naman mga senador natin. Hindi batas ang pinagkakaabalahan yan. Ang pinagkakaabalahan yan kung saan sila pwedeng ika nga'y magpasikat at sumikat. O, ito maganda ito. Magandang pulutan ito. Itong resort sa Chocolate Hills. Ha? Kasi may madidikdik sila rito ang DNR. Eh. May pagbabatuhan sila ng CC. Parang itong bantot na ginawa ni Kibuloy sa kanila, niya sa Senado, makabawi sila rito sa ano? Sa resort niya sa Chocolate, sa Bohol. Makakabawi sila. Di ba maraming nagbabasa mga senador na tungkol doon sa kontrang ipa-aresto itong si Kibuloy, di ba? Bumantot ang pangalan ni Amy Marcos dyan. Eh. O bumantot din ang pangalan itong si Padilla, si Robin Hood. Bumantot din ang pangalan ni Go. Bumantot din ang pangalan itong si Cynthia Villar. So may pang-divert sila para bumangon ng konti yung kanilang mabantot na pangalan dahil sa pagbibigay nga nila ng proteksyon dito kay Pastor Kibuloy. Teka, twist natin. Twist natin yung istorya. Mukhang bumaho tayo rito sa pagproteksyon natin kay Kibuloy. Ito muna, pag-usapan natin. Itong tinayong resort sa Chocolate Hills dyan sa Bohol. Ito muna pag-usapan natin. I-divert natin. Banata natin ang DNR. Banata natin yung dapat banatan para makalimutan ng tao yung ginawa natin. Di ba parang ganun, mga babayan? Yung issue, itutwist mo ng konti. Lalo na ngayon, mga kababayan. No? Hindi ba nagbigay ng Shoko's order? Shout out muna. O nanonood sa atin, si Carl Robert Lason na nanonood sa atin. Magbigay kayo ng komento, pwede natin ikangay talakayin dito no, sa ating programa. Ngayon, ito yung sinasabi natin. Naglabas na Shoko's order. No? Itong si Senator President, Senate President Meg Subiri. No? Na-contradiction naman po. Hindi naman ito pang-contra. Ang delaying tactics ang ginawa nitong si Meg Subiri doon sa arrest warrant na ipinalabas ng committee ni Senator Risa Ontiveros. Di ba? Matapos isnabin ng dalawang beses ni Kibuloy ang Senado para doon sa kinaharap niyang kaso. No? Inisnab niya. Oh, ngayon mga babayan, kailangan ng walong pirma para ika nga hindi ma-aresto o makontra yung pag-aresto kay Kibuloy. Kailangan walong senador ang pumirma ron. No? Kukontray nila yung arrest warrant na pinalabas ni, ano, ni Ontiveros. Ngayon, after 8 days yata o 7 days, hindi nakabuo ng pirma itong si Robin Hood Padilla. Yung isa umatras pa, di ba, si JBR ito. Maraming nag-alangan para pumirma doon sa gusto ni Robin Hood Padilla para hindi ma-aresto si Pastor Kibuloy. So matutal, naging apat lang po yung, ano, yung pumirma, kulang ng apat. Di ba? Kailangan walo eh. Natakot, nahiya yung iba. Teka muna, ito mga... kontra sa pag-aresto kay Kibuloy. Binabas. Maraming Pilipino, maraming taong nagagalit. Baka madamay kami. Kaya dumistansya. No? Dumistansya itong ibang senador. No? Shout out kay Nova Sison na nanonood sa atin.
dumisit na sa ibang mga senador. No, hanggang dumating yung March 12, hindi nakabuo ng pirma itong si Robin Hood Padilla. No? At yung nga po, maglalabas ng warrant of arrest ang committee ni Risa Hontiveros. So para hindi rin makapagpalabas ng warrant of arrest itong committee ni Hontiveros, gumawa naman po parang delaying tactics, no? Itong si Senate President Zubiri. Eka muna, parang ganito dating, time out muna. Huwag ka muna maglabas ng warrant of arrest laban kay Tibuloy. Magpapalabas muna ako. Mismo siya, yung Senate President, ng show cause order. Dapat magpaliwanag muna daw po itong si Tibuloy bakit hindi siya kailangan aresto ng Senado. Mga babayan, kita niyo. Dapat daw ganoon. Bakit daw hindi siya kailangan arestuin? Dapat daw may ganung paliwanag. Ngayon, kapag halimbawa within 48 hours, hindi nakapagbigay ng paliwanag si Tibuloy, ayon, doon magbalabas ng pag-aaresto ang Senado. No? Kasi Peter, bago ka bago ma-issue yung warrant of arrest, Peter Manny Zubiri, eh, ang ginawa ni Zubiri, kinontra niya na muna, pero hindi lahat ang kontra. Parang sinasabi niya, eh maglabas muna ng katwiran, no? Itong si Tibuloy para hindi siya ma-aresto. Dinilay niya, no? Inatraso niya yung warrant of arrest ni Hontiveros na dapat naman na-aresto na nung nakaraang adose pa. Oh, dinilay niya uli. Within 48 hours. No? Eh, sabihin niyo po, no? Ang sinasabi natin dito, ganito nakakasalahup na sasalaula ang ating Senado. Namamalahibo, ika nga. Naminili ng aarestuin. Parang ganun, no? Eh, bakit hindi mo kayo arestuin ang isang Tibuloy? Eh, sino ba yung Tibuloy na yan? Hindi naman opisyal ng gobyerno yan. Hindi naman senador yan. Hindi naman presidente yan. Hindi naman congressman yan. Walang immunity, ibig sabihin mga kababayan. Wala siyang protection para hindi siya maaresto. Hindi gaya ng mga senador, congressman, may immunity yan. Presidente, vice president, may immunity yan. Na hindi mo pwedeng aresto yan kahit puro katarantado lang ginagawa niya. Kita niyo si Duterte. Di ba? Ang daming kagaguan, kalokohan na ginawa niya, ng panulungkulan niya. Oh, hindi maaresto. Kasi may immunity siya. Eh ano ang sinasabi nga? Ano si Tibuloy? Eh hindi nga siya mayor eh. Hindi nga siya barangay official eh. Hindi nga siya talo din. Oh, hindi naman siya agawad. Hindi siya barangay chairman. Ibig sabihin, si Tibuloy, asin wala. Wala. Asin wala. Pero namamalahibo, ibig sabihin namamalahibo, eh, itong mga senador natin namimili ng kanilang ikangay iimbestigahan, na kanilang ikangay aarestuin, pagdating kay Tibuloy, ayan, salaulang salaula ang Senado. Mga senador nagbabangayan, nag-aaway, nagkukontrahan, pero pare-pareho sila senador nang dahil lang kay Tibuloy. Ito po ba yan? Bukas, kailangan sumagot itong si Tibuloy. Dahil within 48 hours lamang ang binigay po ng Senado o ni Zubiri para mapigil yung pag-aresto sa kanya. Hihingan siya ng paliwanag. No? Hihingan siya ng paliwanag. Doon pa lamang bayan, ang taong bayan nag-iisip na kagad, bakit ganito? Ganito ang ating, ang ating legislatura. Ha? Bakit ganito? Bakit ganito ang mga senador natin? Oh, ibig sabihin, ang pangit ang imahe ng Senado.
ang nakita natin dito, bayan ko, sabi ko nga, within 48 hours, kailangan makapagpaliwanag si Kibuloy. Eh, hindi siya makapagpapaliwanag. Dahil ang piling niya eh, sabi nga, anak siya ng Diyos eh. Oh, above the laws yun. Pinakamataas. Sa lahat, pati sa batas, siya ang pinakamataas. Oh, kaya itong mga senador, above siya yan. Mas mataas siya sa piling niya. Eh, hindi lahat naman ng senador, ganun ang pananaw sa buhay o katwiran na mayroong mas mataas sa kanila. Dahil sila'y halal ng, ano, ng taong bayan. Si Kibuloy, halal lang niya ang sarili niya bilang adopted son. Ng Diyos ang sinasabi niya. Pero, nagkakagulo ang Senado dahil sa kanya. Eh, ang bantot ng imahe ng Senado ngayon, bayan, ano pwede mong ipangtakip dyan? Ano pwede mong i-cover dyan? Ano yung pwedeng issue, pwedeng ikulapol mo para yung imahe ng Senado tumaas. Magkaroon ng integridad. Eh, napakasimple. Sakyan nila itong chocolate hills na nilagyan ng resort. Di ba? Sakyan nila to. Diin na nila yung DNR. Bakit wala kang alam? Oh, ano nangyari sa'yo? Pwedeng ganun. Pwedeng dikdikin mo. Magpakitang gilas itong mga senador na bumaho ang imahe dahil kay Kibuloy. Pabanguin nila yung sarili nila sa pamamagitan nitong mga lihim na itayong resort dyan po sa Chocolate Hills. Hindi ba ganun ang naman ang Senado ngayon? Grandstanding eh. Kapag halimbawa po, mahihinang klase ang kanilang iimbestigahan, hindi gaya ni Kibuloy, eh grandstanding yan. Nagmumura pa yan. Hindi ba? Kung pwede nga malang manuntok yan, manununtok pa yan, di ba? Gaya ng isang senador, gustong sapukin yung general na nagdi-deny tungkol doon sa drogang nakumpiska nila. Di ba? Gustong suntukin? Oh, isa lumuluhod pa. Para lang mapag-usapan siya. Tawag po ron, grandstanding, papakitang gilas. Dito magagaling ang mga senador natin. Magandang pantakip ito kay Kibuloy. Eh bukas, sabi nga, may 48 hours itong ano, ang itong si Kibuloy para sumagot. Eh paano kung di sumagot? Di nakakahiya ang Senado. Mapapahiyas itong si Subiri. Mapipilitan siyang pirman. Yung arrest warrant na ilalabas ng committee ni ano ni Risa Ontiveros. Oh, eh ano pwedeng pantakip diyan? Oh, teka muna, tsaka na natin pag-usapan niya si Kibuloy. Pag-usapan muna natin itong resort ng ano na itinayo diyan sa Chocolate Hills. Oh, pwedeng pang-cover, hindi ba? Pwedeng pang-delaying tactics. Ito lang, ito 'yung opinion ko lamang, bayan. Pero papayag ba ron ang committee ni ano ni Risa Ontiveros? Hindi ba? Pwede bang kapalo na lang yung Chocolate Hills na yan? Pag-usapan muna natin itong si Kibuloy. Hindi malayo. Hindi malayo, mga kababayan. Ito yung opinion lang. Dahil nakikita ko po eh. No? Dahil hindi naman kailangan natin maging magaling na manghula para malaman natin kung ano yung pass forward ng, ano, ng Senado. Mga isyong pantakip. Diyan sila magaling. No? Ito magandang tuntungan. Ito magandang pag-usapan. Bakit nakatayo yung, naitayo yung resort na yan? Kanina ba yan? O nga, ano, mga kababayan. Kanina ba talaga yan? Di ba? O, eh kung pipitsugin ang may-ari niyan, hindi mo hindi ka makakapagtayo dyan. At kung walang kinalalaman ng DNR dyan, bayan, ang daling malaman. Sabi ko nga, kinoconstruct pa lang yan. Bawal na pumutol lang puno sa gubat, hindi ba? Hindi yung pampatagin yung bundok, hindi ba? Yung payang-ayang, yung bawal nga magpakusok dyan, eh. Magparikit, hindi ba? Bawal nga kalbuhin yan, bawal nga pingasa ng kulay yan. O, tapos lalagyan mo ng resort, hindi... Nagkaroon ng mantsa. Hindi na sa Chocolate Hills.
Wala na yung ano, yung magandang tanawin, nalagyan na siya ng ano. Nagkaroon na siyang photo bomber. Imbis na titignan mo yung kulay bundok, kulay tsokolateng bundok, makikita mo merong ano, may mga tawag doon, may mga payong, di ba? Meron ng mga slide. O meron lang mga nakabikini ron, may nakabit na ron. Nawala na yan, nawala na yung sagrado ng tanawin. Lalo na, di ba kapag ganun ba, ay mababa yung ulap. Kitang-kita mo yan, oh, yung chocolate hills na yan. Oh. Ang ganda ng lugar na yan. Sabi nga eh, yun na yung Pilipino dati eh. Oh, yun na yung Pilipino, nandiyan yung magagandang tanawin, kabilang yung chocolate hills eh. Pagkatapos, chocolate hills, nagyan mo na resort. Ano ba yan, mga kababayan? No? Ito yung nakapapag-usapan lamang. No? Ito yung nakikita natin. Kaya sana, magkaroon. Magkaroon ng resulta. Ito ba'y talagang walang kinalalaman ng DNR? Anong ng taong ba yan? Kanino yan? Sino may-ari yan? Paano na itayo yan? Yun, bayang ng Pilipinas. Yun na dapat natin malaman. Ay, naku mga kababayan. Medyo ang oras natin, alas 2:48 ng hapon ng Huwebes. Pamani, no? Wala si Kajik eh. Nung tinignan ko yung kanyang ano, profile eh. Walang ano eh. Hindi naka-open eh. Ibig sabihin, kung wala pa rin siya internet. Ay, naku mga kababayan. Ito'y dulot ng masamang signal sa ating bansa nito mga internet. Ang dami na apektuhan, no? Okay, sige mga kababayan. Pag-usapan natin itong ano, itong isang yung pong Loton, alam niyo yung Loton? Diyan sa may post office, diyan sa may malapit. Sa Maynila. Yan, diyan sa Maynila. Hindi na nawawala ng ano yan, ng mga tao ngayon. Tuwang-tuwa nga yung mga tambay dyan. Yung mga tinatawag na stowaway. Yung mga stowaway kasi pugad yung ano yung sa may Loton, yung sa may fountain. Kaya ako nalaman, bagong taon, Chinese New Year, no? Eh diyan kami nagtitipan, diyan kami magkikita ni paring Andy Garcia para pumunta doon sa pailaw, no? Papotokan itong mga quitis ng China, yung Chinese New Year. Eh sabi ni paring Andy, pare, kita tayo sa may post office, sa may fountain. Posible ka ako. Di nagpunta ako nauna ako sa kanya. Di nakausap ko yung mga nakatambay doon. Marami palang stowaway doon. Parang doon na sila nakatira. Isa sa nakausap ko, no, takot pumunta sa kanila, sa Davao, taga Davao yung tao. Takot siyang pumunta dahil naging ano siya, naging witness siya, naging member siya ng ano, ng parang vigilante, ng mga gumagamit ng droga, siya yung taga-turo. Oh, tinuruan niya yung gumagamit ng droga, supplier, pusher, nakulong. Nakulong. Sabi nga, ako to, Padyo, nakala ko hindi makakalabas. Eh, nakalabas. O ngayon nakalabas, siya naman yung nagtatago. Siya yung nandusok sa may Loton. Sa may fountain. Eh, sabi ko, eh, paano ka nabubuhay rito? Ilang buwan ka na rito? 4 buwan na, Padyo. Lakang mama, lakang tao. Eh, paano kayo naliligo? Eh, isa mayroong ano dyan, sa may likod na, ano, likod ng, hindi nasunog, yung post office, mayroon palang paaliguan dun. Isa sa dagat, doon sila naliligo. O, paano kayo kumakain? Isa may mga mababait na nagbibigay ng mapagkain dito, palmusal, gano'n, libre. Eh, kaya hindi sila naguguto. Eh, paano kayo nagbibihis ng damit? Eh, nagpapalabaraw sila. No, alam niyo naman ngayon, uso na ngayon yung mga may bayad na washing machine, di ba? Washing machine. May bayad na puro. May plancha pa. Tapos, isang bag lang ang dalay niyo. Yung pagkain, minsan, nalilipasan kami ng gutom, wala nagpapakain. Eto ba yan? Eh, ilang linggo na po itong ano, itong SMNI, yung mga grupo niya. Ay, sorry po kung SMNI yung nagamit ko, ha? Yung Kingdom of Jesus Christ.
na nagpo-protest din yan sa Miloton, yung grupo ni Kibuloy. Oh. Ilang araw na po sila nagnangawaron, bayan, nananawagan para kay Pastor Kibuloy. Eh dumating pa nga rin si ano, di ba? Si Sara, si BP Sara. Tapos yung tatlong itlog, sino yun? Na senador, si Bato, si Padilla, Tolentino, di ba? Nagpuntahan doon. Oh. Ewan ko si Amy, nagpunta rin, ha? Tapos si Sara Duterte, si Panelo, si Duterte, si Baste. Nandun sila, nagnangawa. Hmm. Eh mga babayan, hindi naman kailangan yung ganun, eh, di ba? Walang, hindi naman kailangan magprotesta ka. Tawag po nila rin, prayer rally. Sa lahat naman nakakita ka ng prayer rally, dito may nagbumura. Huh? Di ba pag prayer rally, mayroong kandila, mga nagdarasal, di ba? Mga, kung mayroong mang panawagan na mga disgusto sa gobyerno, tahimik. Kaya nga prayer rally. Pero dito sa prayer rally, marunig may mga malulutong na mura ni dating Pangulong Duterte. Puro pandaaklas ang sinasabi. Pero sila-sila lang yun nandun. Walang ano, hindi nakaka-catch up ng tao. Hindi sila nakakakuha ng simpatya. Wala na, as in wala, sabi nga po bayan, kumabantot na po ang Duterte administration na nakaraan. Ngayon, wala na po yung tikas ng Duterte. Wala na po. Mali ba na siguro kung magpapagaw ka ng pera rin, mamumulbod ka ng pera, makatagkaguluhan ka rin. Pero kung kayo-kayo lang, kasi yung crowd eh, no? Pukunti. Pukunti. Kaya hindi nakakakuha ng simpatya. Tsaka ano, mas maraming kontra, mas maraming galit. Di ba? Prayer rally, sabi ko nga. Noong panahon ni Duterte, lahat ng mura. Paglapastangan sa Diyos, nilapastangan. Binastos, minuraan Diyos. Ngayon, magpe-prayer rally ka, eh, walang maniniwala sa'yo. Di ba? Ginagamit mo sa sarili mong interest. No, sa sarili mong kapakanan. Lahat gagamitin mo, pati pangalan ng Diyos. O, sino maniniwala? Kaya hindi makakuha ng ano, simpatya. Sila-sila lang. O, sila-sila lang. Kinokontra nila yung batas na batas na dati nilang ginagawa. Yung dating ginigipit, nanggigipit sila, ngayon sa feeling nila, pakiramdam nila, sila naman ang ginigipit, ayun, nagpo-protesta. Oh, wala na mga kababayan, wala na. Pagkatapos mga kababayan, yung pong pagpigil po sa pag-aresto, eh ang Senado mga kababayan, ang senador, eh, bagamat hindi nagkakaisa, no? Naninindigan yung Hontiveros. Kaya hirap-hirap umusad yung warrant of arrest labang kikibuloy. Kasi nga, ang contrast, Villar, Cynthia Villar, Bato de la Rosa, di ba? Amy Marcos, Bongo, Padilla, Tolentino. Hirap-hirap umusad yung ano, warrant of arrest labang kay Pastor Kibuloy. Pero, sa kamera, umusab eh. Umusab eh, gumulong eh. Nauna pa nga, magamat nauna yung Senado, hindi naman maipustura dahil may mga kumukontra ang senador. Hindi gaya din sa mababang kapulungan sa kamera, no? Naglabas ng warrant of pares. Tsaka yung pagbawi sa prangkisa ng SMNI. Madali nilang nagawa. Kasi bayan, eh 300 eh. Higit sa 300 o kulang sa 300 ang congressman kasama party list. So paano sasalagin yun? Eh majority yata ng kamera. Gusto pa-aresto si ano, si Kibuloy. Eh dito sa Senado, 24, majority dyan hawak ni Duterte.
paano uusad yung warrant? O pare, yung mismo Senate President kontra eh. Oh. Eh, yung pa kayang ano? Yung pa kayang ibang senador? Umibabaw na po yung mga Duterte groups dyan sa Senado. Kaya hirap na hirap silang i-apply yung warrant of arrest. Hanggat kaya nilang pigilin, pinipigil nila. Hindi gaya sa Kamara, naglabas eh. So dalawa na po yung warrant of arrest ng ano, ng Nikibuloy. Oo. Kung malalaktawan yung Senado sa Kamara, patay siya. Napakasimple lang kasi ng ano yun, ng tanong na ginagawa pong na ano, malaking issue ni Kibuloy at ni Duterte. Na parang sa pakiramdam nila, sila na yung ano, pinakamakapangyarihan, walang presidente, walang senador, walang congressman. Sila yung makapangyarihan, kaya nilang diktaan. Na hindi naman po mapapasubalian. Sabi ko nga, majority ng senador, tuta ni Digong eh. Di ba? Pangit man sabihin eh. Dahil mismo lumalabas din sa bibig ng mga senador natin na binoto ninyo, ang loyalty nila na kay Duterte, wala sa taong bayan. O ano, aasahan mo ron? Di ba? Wala yung loyalty. Wala sa taong bayan, nasa isang tao lamang. Isipin nyo nga, sabi ko nga eh, bakit pagkikibuloy na mamalahibo itong mga senador at mga congressman? Sama na natin mga congressman. Oo. Pero kapag ordinaryong iimbestiga nila, hindi gaya ng Kibuloy, eh, bayan ko eh, napakadali nilang ika ngayon pa-aresto, napapakontent of court nga nila eh, di ba? Napapakulong nila eh. Eh bakit itong si Kibuloy? Ilang beses kayong binastos. Oh. At dito meron pong nagmumungkahe. Tungkol nga rin sa yaman ni Pastor Kibuloy na ginawang administrator itong si Duterte, tagapamahala ng kanyang yaman. Eh may nagmumungkahe yung congressman. Eh dapat daw ikaw pala taga-pangasiwa eh, taga-pangalaga na mga ari-arian ni Kibuloy, maging yung kanyang himpilan na SMNI. Hindi, ikaw na lang ang tanongin namin. Eh, ang tanong, mga kababayan, kaya ba? Pupunta ba si Duterte? Kayaan to, mga kababayan. Dito lang kay Marcos eh. Ikaw nga, pagsabihan ni Duterte, talaga manliliit ka eh, di ba? Ngayon na, kasasabi lang ni Duterte. Oh. Ito rin, presidente. Kasi Marcos, papasyal-pasyal lang. Ang daming pambabastos na ginawa ni Duterte kay Marcos, kay Bongbong. Pero sabi nga, sadya yatang mahina talaga. Uwit talaga. Siguro kapado ni Duterte, mahina yan. Kayang-kaya ko yan. Kahit bastusin ko yan, walang magagawa. Eh, binabastos na lang. Harapan lang ang pambabastos, di ba? Harapan lang yung pinagsasabihan ng hindi maganda. Nandun yung adik. Oh, may mura pa. May PI na mo pa. Di ba? Eh kung iba-ibang presidente yan, murahin mo yan. Sabihan mo ng adik yan, baka pina-aresto ka na. Tapos gusto mo pang gumawa ng pag-aaklas sa gobyerno. Gusto mo pang ihiwala yung dalaw sa Pilipinas. Ay naku mga kababayan, sabi nga, kakaiba, di ba? Kakaiba. Only in the Philippines. Sana, eh magkaroon na liwanag ang lahat ng gusto natin maliwanagan sa nangyayari sa ating pamahalaan, sa ating bansa. Ito, napakasimple lang. Kanino at sino ang may-ari nitong resort na itinayo dyan sa Bohol? Diyan kung tawagin, Chocolate Hills. Ayun ako mga kababayan. Sa lahat ng mga nag-shoutout sa atin, nanood, nakinig dito sa programang Gulpit ni Gulat. At truth and knowledge, pamanin, no? Wala si ano, si Kaji Cortez, baka wala siyang internet. No? Bukas, mukha meron kaming ano, may mga pag-usapang maganda. At sa darating na Martes,
May guest yata kami, RV. Ang Filipino-Chinese Chambers, no? Alawang kita. Message kita, RV. Muli mga kababayan, no? Sa programang Bulpid de Gulat, Truth and Knowledge, ito po ang iyong kaibigan, kakosa, kabatikusan, kayun ang source at sasabi po, ingat kayo at God bless Pilipinas. Mabuhay po sa bayan ng Pilipinas. Thank you, Arby.